Please welcome to Showtime Online, you on TFC all the way from the Netherlands. Please welcome Hannah Grace Saplan. Hello. Hello po. Good morning po sa inyong lahat or good afternoon. Hello Showtime TFC Onliner. Thank you for having me. And ayan. Kamustahan muna tayo, Hannah. Anong mga pinagkakaabalahan mo dyan sa Netherlands? At gaano ka nakatagal dyan nag-stay? Ano na po ako dito, 10 years already, and I'm a nursing aide, yun po yung trabaho ko dito. So, aside of doing YouTube and song covers and also making my own song, nagtatrabaho din ako sa hospital at saka sa ibang department, sa health worker. Mm. Yeah. Ano yung gamit yung language pala dyan sa Netherlands? Dutch. Pwedeng pa-sample nga, misana, ng mga pa-touch-touch na ganyan. Goedemorgen po, Idirene. My name is Hannah and welcome from the Showtime TFC Onliner. Ik ben blij om hier bij jullie te zien. Ang galing! Ang pakinggan! Ikaw parang may nalunok pang something pag ikaw. Parang may nalunok na. Oo, ganun. Parang ganun. Oo, ang galing ano. Pero mahirap pa. Ikaw mahirap pag-aralan yung mga culture dyan, yung mga language. Gaano ka katagal bago mo na pag-aralan yung mga yun? I think first year nahihirapan ako. It took me 2 years para ma-ano ko yung language niya. And yung culture shock, kasi iba talaga yung culture nila dito. It took me a while, like 5 years. Kasi I am a Filipina, kaya yung mga tradisyon natin, dinadala natin. But kung nakatira ka sa ibang bansa, parang i-adapt mo na yung nila, yung culture nila. So it's a challenge. Challenge talaga. Yung challenge talaga yun. Ang hirap mamahay, no? Sa bansa ka na mamahay. Sa isang bansa. Pero, saan ka naman po kayo dito sa Pilipinas? At syempre, ano po yung namimiss niya dito sa Pilipinas? I'm from Cebu, so Cebu Balamban. At saka yung nami-miss ko of course yung warm welcome ng yung family natin, yung mga kasiyahan, yung weather at saka yung pagkain. Dito ang ginaw-ginaw dito eh. Wala pang summer. Maginaw na talaga. Oh, welcome muna kay Maru, na kaya na ito. Diyos ko, pasensya na. Hi, Miss Hannah. Pagpasensyahan mo na. Bigla akong sumusulpot. Oh, nakakaya naman Maru sa internet ni Miss Hannah from Netherlands, ha? Ay, iba nga. Pero balik tayo kay Miss Hannah. Saan naman po galing yung talento nyo at interest nyo sa pagkanta? Pamilya po ba kayo ng mga singers? Kwentuhan nyo po. May band ako before sa Cebu. Yun yung pinakaabalahan ko as my source of income para ako ng college. Pero pagpunta ko dito sa Netherlands, I am a heart patient until now. Yung music, yun lang yung pinaghuhugutan ko ng aside of my family, yun yung inspiration ko. Kinagamit ko siya to... Kasi once you sing, nakakalimutan mo yung mga problema mo for a while, di ba? Pero it helps you to motivate to go on with your life and nagbibigay din siya ng purpose. So yun yung mga inspiration ko at why I pursue doing music. Pero ilang taon po ay nagsimulang kumanta? So funny kasi 5 years old ako kumakanta ako. Oh wow! Naalala niyo pa ba yung first song na naaral niyo noon? Oo. Nakakatawa kasi yung mama ko, siya yung parang stage mother. Sinasabi niya, may anak ako kumakanta. Pero hindi pa ako marunong kumanta nun. Sabi niya sa akin, gawa ka na lang ng lip sync. Parang ganun. May lip sync. May lip sync. Pero until then, kasi nasabi niya sa akin, kung hindi ka kakanta, wala kang snacks. So, sabi ko, sige, kailangan ko mag-practice para magkaroon ako ng snacks. Ganyan yung mga bata, may mga kapalit. Mm. Sa amin, mga piso-piso Kaya yung nanay ko ngayon, yung nanay ko pag humingi sa akin pera, kanta ka muna. Grabe. Mabawi ako. Hindi ka mabawi. Baliktad Pero ito, Ala, sino ba yung mga iniidolo mo naman pagdating sa pagkata? Siyempre, yung mga musical influence. My musical influence.
si ano, si Mariah Carey. Kasi I grew up with that kind of music. Sino pa ba? Yeah, si Celine Dion at si Katie Malua, the jazz singer. Oh, sa local po, meron po ba kayong influence din na singer? Of course, Miss Regine Velasquez. Yes. Wow. Oh, syempre. Oo, yung local po sa inyo dyan, yung local po sa, wow, parang kilala naman natin. Charing lang. Charing pero meron lang. Po hindi, ba? Pero Regine, oo. Meron din ba dyan? Oo, meron dito. Kaya lang, kung kumakanta ka ng Dutch, ang hirap. Kasi iba yung mga ano nila, yung kailangan mo talaga na native Dutch speaker ka para maintindihan ka nila. Kasi one time, tinatry ko, kumakanta ako. Tapos tumitingin sila sa akin. Kumaganon, sabi na, what biduya? Sabi niya, what bidulix? Yung tanong nila, anong ibig sabihin ng kinakanta mo? Sabi ko, kumakanta ako Dutch. Kailangan, baka mali po kayo ng kinata, dapat po i-cover niyo dyan yung ano, Dutch The Way You Are ni Bruno Mars. Ay! May baon ah. Baon niya yun ha. Ang dami baon. Dutch The Way You Are. Ay, ang galing. Ay, magaling. Magaling. Iba din. Magaling. Oh, palakpakan. Palakpakan natin. May effort. Nagbaon. Okay. Ay, pero pwede rin yung ano, pwede rin yung Dutch one. Ay, may baon din. May baon din. Nahihiya ako sa mga OFW. Nahihiya ako. How about Dutch by Dutch daw? Dutch. Dutch by. Oh my God! Nahihiya ako sa mga TFC online. Ayoko na. Tayo. Continue. Baka kung saan pa mapunta yung Dutch na yan. Pero bukod sa pagiging singer, isa ka rin songwriter. And saan ka ba kumukuha naman ng inspirasyon when you write? At ilang songs na ba ang nagagawa mo? Original songs rather. Inspiration, kinukuha ko yun sa mga life experiences natin. I have already 5 songs. One of my song is yung Tahimik na Pasko. I wrote it 2 years ago. Mm-hmm. Binabasi ko yun na having Christmas sa other country, namimiss mo talaga. Iba talaga yung kung nandyan ka sa Pilipinas. So, yun ang one of my inspiration. At saka yung ano, yung mga heartache sa buhay natin, katulad ng sinabi nyo about Maura, ng mga kanta niya, dun ko na hinuhugot yung mga, yung heartaches, yung mga disappointments sa buhay mo. Once you have that, na nagsistick yan sa mind mo eh. So yun, kinagkuha ko siya ng inspiration. At effective naman. Pero ito po ba, once in a lifetime, ano pong kwento nitong kanta na to? Actually, hindi lahat ng credit ko yan. I'm also half of that lyrics sa producer ko. It was his idea. Sabi niya sa akin, di ba may heartache song ka na about letting go with someone else. Ito, yung parang revenge mo to. Sabi niya sa akin, kanon. So, revenge song, sabi niya. So, yun, we go on with the lyrics at saka iniba namin kung ano yung dapat ibahin. So, para siyang ano, parang, I'm only once in a lifetime. Sorry ka na lang kung iwasan mo ako. It's your loss. Parang ganun. Sorry kayo! Sorry! Pinalagpas nyo! Ano kayo ngayon?